Lalo pong nanggalaite, lalong nagalit itong si De La Rosa, ito si Bato, kay Antonio Trillanes. Dahil ngayon ay napakadetalyado na po kung ano ang posibleng mangyari nga sa pag-aresto kay Digong, pati na rin siyempre si Bato, at may isa pa, dalawa pa, tatlo pa. Baka dumami yan, ano? Magugulat na lang talaga eh. Sa puntong ito, siguradong alam ni De La Rosa kung ano tong prosesong ito ng pag-aresto. Dahil alam niya naman, dati siyang PNP chief at alam niya po ang pagpapatupad ng batas. Sana, sana alam niya. Baka naman kasi alam niya talaga, kaya nga makikita natin sa bawat statement ni De La Rosa, ni Bato, talagang matindi, mabigat yung kanyang dibdib. Pangamba ang nakikita natin at pag-aalala, natural takot din. So ito ang huling pahayag ni Antonio Trillanes, na Senator Trillanes, na ang kagandahan daw nito, itong issue nga na ito ng ICC investigation, yung DOJ, pati na rin ang Malacanang, have shifted yung position nila from a hard no. Alam niyo naman, si Marcos Jr. talagang matigas, no! Hindi tayo makikipag-cooperate. Pero ngayon, nandito na sila sa gitna. Sinabi ko na nga, the president will say, ito maganda, the president will say what he needs to say. But in the end, he will do what he needs to do. Yun lang. Okay. Masaklap pa, no? Sobrang saklap na ito. Dahil siguro sobra na ang panggigigil na itong si Roque at saka si Roque. Pati na rin siyempre si Bato de la Rosa dito nga kay Trillanes. Paano ba ang mangyayari? So ano nga uli yun? Mid of this year? Last part of second quarter? So talagang mid of this year ngayon. Padadaanin daw sa Interpol ang warrant. At siguro alam naman ni De La Rosa ang kalakaran dito sa International Police Organization na ito, di ba? Organization ba tawag? Anyway. And most likely, ganun ang magiging ruta nitong warrant na ito. Dadaan sa Interpol at obligado ang Pilipinas na sundin ito kasi meron tayong international agreement with Interpol. Yun lang. Alam din po yan ni Mr. Bato de la Rosa. Sana, dahil kung hindi niya alam, paano siya naging police? Paano siya naging PNP chief kung hindi niya alam itong mga ganitong proseso, di ba? Maaaring hindi na tayo member ng ICC, pero yung ICC may cooperation agreement with Interpol. Tayo naman may international agreement with Interpol. So obligado daw talaga tayo. Obligado talaga ang ating bansa. At siguradong gagawin at gagawin niya ng kapulisan sakaling dapat nang isilbi ang warrant of arrest. Yun lang. At syempre siguro nabalitaan nyo na rin ang statement ng DOJ tungkol nga dito. Sabi dito, they are now preparing a legal briefer for the president which will describe to him yung mga options na available sa kanya in relation to any arrest warrants by the ICC. So the briefer would be an objective statement or an analysis of the pros and cons of each option. Yun ang mangyayari. You see, ito talaga ay isang sign na pumapagitna na nga ang nasa Malacanang, pati na rin siyempre ang DOJ. Ba't ka naman gagawa ng ganitong, or bibigyan mo naman ng options, or lalatagan mo ng options, legal options ang Pangulo, kung mabigat or matigas pa rin na no ang stand nila. Di ba hindi? Talagang pumapagitna ng araw itong DOJ at ang Malacanang. Sabi dito, once the ICC warrants of arrest, if ever, are issued, then he will know kung ano yung mga legalities, yung mga options niya, and yung mga remedies din ni Presidente. Yun. Naghahanda. Dahil syempre, wala naman kasing magagawa ang Pangulo eh. Kung kailangan na talagang arestuhin si Digong at ang iba pa. At si Bato de la Rosa, na kuno ay sasamahan ni Mr. Robin Padilla. Dahil kung ganun ang mangyari, ay magiging protector ng mga kriminal. Itong Pangulo, talagang negatibo yan. Negatibo po ang magiging tingin ng buong mundo
sa administrasyon ni Marcos Jr.